Hi guys, welcome back to my channel. Kaya kung bago pa sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the like button for more videos and updates. Ngayong video, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-review sa LPMS portal ng LTO gamit yung kanilang website. So, kailangan natin mag-review bago tayo mag-exam para sa professional, non-professional at pati yung conductor na driver's license. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano gamitin yung kanilang portal, paano mag-review doon. Unlimited po yun, kahit paulit-ulit, pwede po kayong kumuha. At saka isa pa, libre. At anytime, pwede nyo siyang gamitin. Gamit lamang inyong mobile phone, pwede kayong mag-review anytime, anywhere. Kaya kung ready na kayo, tara, samahan ko. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang portal ng LTO. Magbukasan tayo ng browser. Tapos, type natin sa browser, LTO portal. Antayin natin mag-loading. So yan na po, lumabas na po yung LTMS portal-LTO. Click nyo lang po yan para makapasok tayo sa kanilang website. So ito na nga po, nakapasok na tayo sa kanilang portal. Hindi rin tayo magre-register or login. Ang gagawin nyo lang po is click nyo itong parang toggle sa taas na may drop-down. Ayan po, tapos theoretical exams. Ngayon po, meron na tayong license type. So, pipili ka na lang dito kung anong driver's license yung kukunin mo. Non-professional, conductor, or professional driver's license. So, dito muna tayo sa non-professional driver's license. Under ng driver's license category, meron tayong motorcycle, tricycle, lightweight vehicle up to 5,000 kilograms, gross vehicle weight, 8 seats, light vehicle up to 5,000 kilograms, gross vehicle weight, 9 or more seats, light commercial vehicles. So, dito muna ako kukuha sa light vehicle up to 5,000 kilograms, gross vehicle weight na may 8 seats. Ngayon, dito tayo sa language, kailangan na natin pumili ng language. So, since nakaraan, is meron na akong English, ngayon naman papakita ko sa inyo yung Tagalog version or Taglish version ng exam. So, itong exam meron 16 na random questions na maaring lumabas o maaring hindi lumabas. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin kasi kada ulit yun ng exam, iba-iba yung tanong na lalabas. So, may possibility na isa doon ay lalabas din sa exam. So, meron tayong 60 minutes para tapusin yung isang buong exam. So, ngayon, i-click ko itong language na Tagalog. Tsaka pag okay na, click mo lang yung continue. At nagsistart na po yung ating question. Ngayon tayong question number 1. Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit na sa dulo nito, ano ang una mong gawin upang makapasok na hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? Rule of continuity line. Lumipat ng daanan o lane sa kaliwa, iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng traffic ko. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang kanan na lane. Feeling ko yung B. Tama, B yung sagot. Question number 2. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada o bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada, mag-ilaw at bilisan ang takbo, pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Tama sagot is pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Bibilisan ko lang po yung pagsagot para makatapos tayo ng 60 items. Babala ang signal na ito ay para sa panganib sa unahan. Umiidnap na po lang ilaw. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa kagipitan o bilang emergency brake o parada drifting kagipitan o bilang emergency.
Tama, palparada. So, meron akong dalawang mali. Yung passing score dito is 48 out of 60. Ano yung ibig sabihin ng senior traffic ko na ito? Since na high resolution po yung picture, hindi mag-view ng ating cellphone ng maayos. So, kung titingnan dito, paakyat na kalsada. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ano ang mga driver license code para sa non-professional na lisensya sa pagmamaneho ng light vehicle? AA1, BB1, B2, and BE. Ano ang dapat mong gawin kung sinasadyang tinawid ang kasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? Huling alerto at magala ng takbo o huminto kung kinakailangan. Sa Republic Act 850, seatbelt act, legal band sa para sa bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan matanda sa harap ang upuan ng sasakyan? Hindi. What does this traffic sign means? So, meron na tayong English. Ibig sabihin, Taglish yung question kay Tagalog yung pinili natin. So, pag ganito, merong RILES. So, ibig sabihin, Railroad Crossing. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa seatbelt? Ang driver lang ang dapat masunod ng seatbelt. At pasero, sarapan lang ang masunod ng seatbelt. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat gamitin ng maayos. Ano ang gagawin mo kapag nag-deseta ang iyong doktor ng gamot na maaaring makapeko sa iyong pagmamaneho? Huwag magmaneho. What does this blue sign mean? Minimum speed 30 km/h and maximum speed and minimum speed. And minimum speed. So, yung mga sagot ko dito, guys, is hula-hula ko lang din. Hindi ko assure kung papasa dito. What does this traffic sign means? No entry for all types of vehicle. Sa pagmamaneho, ang pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay paningin. Kung nakaparada ka sa kanan ng kalsada at lalabas ka, dapat mong ibaba ang salamin ng bintana at gamitin na rin senyas ng kamay na ito. Kaliwang braso at kamay na nakaturo paitaas. At mali, pakaliwa pala. So, ayun, meron tayong mali. Ang ibig sabihin ng kumikislap ng dilaw na ilaw ay magbagal at magpatuloy sa tangandaan ng maingat. So, meron tayong English ulit. If you are parked on the right-hand side of the street and your directional signal lights are not working but you intend to pull out, you may as well use this hand signal. Sabi ko. Oh, mag-right turn pala to right turn. Pag nakababa yung kamay. Anong dapat mong gawin kung ikaw ay napilit ang magmaneho ng mabilis dahil sa motorista na sa likuran mo? Tama, yung A na sagot. What does this sign mean? So, ibig sabihin nito is no overtaking. Alin sa traffic ang nasasaad ng regasyon at pagbabawal? So, natin mag-view ulit ng maayos. So, since ito is kulay red, bawal, sinisabihin ito yung tama sagot. Ating A. Yan. Ang lahat ng mga nagmamaneho ay nararapat magbigay ng right of way sa mga sasakyang pangkalipitan. Ito ay traffic sign octagonal, ang hugis. Babala ng pagtigil. Nagmamaneho ka sa expressway. Hihinto ka lamang kapag tatawag para sa emergency.
Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw bumili ang headlight? Nakakambala ito sa mga motorista nang galing sa kabilang direksyon. Ito ay... Okay. Question number 26. Alin sa mga sumusunod na gawi ang hindi lamang mapanganib kundi illegal na nakapagmamaneho? Pag-text ang tawag habang nagmamaneho. Where would you see this sign? Saan natin mo ito? School pedestrian crossing. Kung inuunat ang driver ng sakyan sa harapan mo ang kanyang kaliwang braso at tumuturo ang kamay sa kaliwa, siya ay liliko pa kaliwa. Sa ilalim ng batas, anong ang iba pang sanhi na maaaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? Mapanganib na illegal na droga. What shape is a stop sign at a junction? Sulat ng stop is octagonal. What does this sign mean? Humps in the road is a humpback bridge. Humps in the road. Kailan pinahihintulutan ang pagtawid sa dalawang solidong dilaw na linya? Ang pagdaan ay hindi pinahihintulutan kailanman. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pa kanan sa isang pulang signal? Hindi ko rin alam. Pinapayag ka ng isang senyas na gawin ito. So, mali ulit. So, kailangan natin in-next siya. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Kapag sumusunod sa isa pang kotse, itinuturing na isang legal na patakaran na magpanatili ng distansya na layo na hindi bababa sa espasyo para sa isang kotse. Ang sign na ito ay nangangahulugang hinto. Octagon. Kapag gusto mong bagalan ang takbo o huminto, dapat na banayad, natapakan ang preno pa umilang iyong brake lights. Ano ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? Ito naman, hindi natin siya mag-view na mayo, so feeling ko tatawid to. Pook, paaralan. School zone. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection na ang ilaw trapiko ay kulay pula? Huminto. Saan dapat nakaayon nakapili ang gulong kung pumaparada sa lugar na pataas na malapit sa gilid ng bangketa? Paalayo sa gilid ng bangketa. Ay, mali na naman tayo dito. Next. Kapag lumiko sa isang sangandaan, kailangan mo bang mabigay daan sa mga taong naglalakad? Oo. Alin sa mga sumusunod ang magpapabuti sa pagkonsumo ng gasolina? Tama, ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinasansyang mauna. Maaari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? Oo, pwede. Letter C. 45 out of 60. You are approaching this cyclist. You should... slow down and allow the cyclist to turn. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa...
sa tikuna na mula sa iyong kanan. 47. Tila madali lamang lampasan ang iba pang mga sasakyan sa daan, subalit na nangailangan ito ng tiyempo, mahusay na pagtatansya ng distansya at mahusay na kondisyon ng makina ng sasakyan. Sa ang lugar o kadalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya'y paglusot. Sa kurbada. Nakaramdam ka ng hilo habang nagmamaneho, dapat kang huminto at magpahinga. Number 49. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? Oo, dapat paraanin ang driver ng mga taong naglalakad. You are waiting at the T junction. A vehicle is coming from the left with the left signal flashing. What should you do? Wait until the vehicle passes in whatever direction. Ayon sa Republic Act 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay 6 na taong gulang at pababa. Ano ang maipapayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? Magpahinga at huwag magmaneho. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Mga sasakyan sa rotonda. Ang tamang sinis ng kamay kapag kumakanan ay nakaturo sa itaas ng kamay. Ano ang mga epekto ng alak o droga? Walang ganang kontrol, walang gumisang siya. Tama ba na maaaring kumuha ng student driver's permit kahit may sakit na tuberculosis o sakit na naiililipat sa pamamagitan ng pagtalik? Oo. 57. What does this scarlet sign mean? 7. No blowing of horn. 58. Kung bababa ang pasahero sa kotse, anong bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? Kanang pintuan. Ano ang dapat mong gawin kapag ang iyong preno ay nabasa at humina? Apakan ang preno ng maraming beses. Alin sa mga sumusunod ang hindi lamang delikado kung hindi illegal din na gawin habang nagmamaneho? Ang pag-text o tawag na nagmamaneho. Yan na po yung ating last question. At within 4 minutes and 24 seconds, nakascore ako ng 54. So hindi ko pa nabasa yung mga question na yun. First time kong kumuha at tama din yung sagot. So, pwede niyong ulitin, pwede niyong pindutin yung try again at bagong set na naman ng questions ang lalabas. Ulit-ulitin niyo lang hanggang ma-familiarize na kayo sa lahat ng question. So, ganun lang guys. Pindutin niyo lang itong toga, theoretical exams at lalabas na itong pipilian. So, cancel na natin. Yes. So, ganun lang kadali guys. Ganun lang guys, ganun lang siya kadali kung paano mag-review sa LTMS portal ng LTO para sa professional, non-professional at conductor driver's license. Kaya kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to subscribe for more videos. Thank you for watching. Bye-bye!